Ako pala taga Zamboanga City po. Ilan po anak ninyo, sir? Po, ma'am. Ilan daw po anak mo, sir? Ilan daw po? Ah, anak ko? Opo. Tatlo. Dalawang babae, isang lalaki. Ganun. Ayaw ba? Po, ilan alag nyo? Ano, dalawa, isang babae, isang lalaki, pero may mga pamilya na. Ah, ganun po ba? Kuan kayo dyan? Nandyan sa'yo, yung maanak mo. Yung isa wala, yung isa andito, pero may sama ding asawa. Kumbaga ako ang nakitira sa kanina. Siyempre dapat sa magulang, sa mga ano yan, sa mga babae ang magkalaga ng mga anak. Yung iba nga dyan, sa mga iwalay, nandun sa nanay. Dahil ang nanay nakaano sa kanila eh. Oo. Kailan lang kayo naghiwalay? Almost 20 years na. Ay, matagal na din. Ilang taon po ba kayo ngayon, sir? Edad po ninyo? 46. 46. So, 20 years ka na rin pong hiwalay. Ilang taon po anak mo ngayon, sir? 21. So, ilang taon siya nung maghiwalay kayo ng misis mo? Kasi yung kwang ko, kahiwalay na kami at 23 yung edad ko noon. Ganon, ba't hindi kayo nag-asawa ulit? Mahirap kasi maghanap ng yung totoong nagmamahal eh. Kumbaga pihikan ka na. Namimili ka. Naman. Hindi naman sa ganon. Siyempre, kung para sa'yo, sa'yo na. Sa'yo talaga. Sabagay. Hindi naman natin hawag ng kapalaran eh. Kung para sa'yo, talaga. Kung hindi para sa'yo, di ano, magagawa natin, di wala. Kayo, ma'am, ilang taon kayo na hiwalay? Ano lang, here mahigit lang. Bago lang. Buti, hindi na kayo nakabalikan. Hindi ko alam. Bahala ng panahon. Ng ano? Siyempre, may natin, baka magkabalikan pa kayo ulit. Siyempre, kasi bago lang eh. Kasal ba kayo? Ha? Kasal kayo po? O? Asawa mo? Andito ako sa Kalokan, yung asawa ko andun sa ano, Mindanao. Saan andun sa Mindanao? Sa Agusan del Sur. Ang layo pala dito. Malayo nga. So hindi pa kayo nag-usap, ma'am, na formal, walang closure? Kasi nasa Kalokan ka nung maghiwalay kayo? Hindi pa kayo nag-usap? Wala. Hindi pa kayo nag-usap personal? Hindi pa. Baka naman mahilot-hilot pa at kaya pang ibalik yung dati. Siyempre, may ibang nga dyan, DJ. Kahit ilang tao nakahiwalay, siyempre, may panahon din makabalikan din eh. Baka pag umuwi ka dun sa probinsya, no? Kayo pa naman, ma'am, hindi. Hindi na. Hindi na. Parang malabo na. Kasi... Wala din naman kaming anak noon. Ay! Sino tatay ng anak po ninyo? Iba yung... Basta iba.
Pero taga doon din. Ano yung numero? Naka asawa din kayo ulit. Bali dalawang beses ako nakita. Dalawang beses ako hiwalay. Beses ulit ako so hindi kami nagkaanak. Ay. Ganun po ba? Ilan taon na kayo? Ano, 45. Isang taon lang ang lamang ko sa'yo po eh. 46 na ako. Kaya nga. Kaya hindi natin malaman yung panahon. Anong panahon, sir? Siyempre, yung panahon sa mga pag-AD, malay natin. Darating din pa sa atin. Ano ka pala dyan, ma'am? Masakayang? Anong work mo dyan? Ginagawa ko? Opo. Nagbabantay ng tindahan ng kapatid ko. Nandiyan pala sa kapatid mo, nag-work ka? Buti naman kung ganon. May kapatid mo lang pala yung may-ari. Kaya nga ako natanggap eh, kasi ano, kapatid ko lang. May siyempre mas priority talaga yung kapatid, mag-wag sa kanya dahil kapatid. Kaya anong hinahanap niya sa isang lalaki? Ako, wala naman akong hinahanap sa isang lalaki, kumbaga pag ano lang, yung mabait lang siya, ganun. Ganun po ba? Kung sakali, magkaroon ka ng pag-ibig ulit sa isang lalaki, anong pinabawal mo? Hindi rin ako magbabawal, bahala. Bahala siya, may ano na siya eh. May isip na siya, kaya alam na niya kung ano ang tama at mali. Siyempre, opo naman. Siyempre, sa mga kaano niya dyan, siyempre, meron din bawal, kung ayaw mong gusto mong gawin niya, siyempre, ganun din. Siyempre, may ayaw ka din eh. Kung sa banda, mo ang gagawin niya, ganun, bisyo niya. Siyempre, karamihan sa mga lalaki ngayon, may bisyo. No, ako, totoo lang. May sama ko, pero hindi masyado. Yung ka lang pang patulog lang. Ano ba? Pero para sa akin, parang ano? Ano? Yung kahiwalay ka sa asawa mo, baka may panahon pa, balik kayo. Bakit na siguro? Ibig sabihin, wala pang siguro, hindi pa ano, masyado malinaw yung pagkahiwalay mo. No? Hindi ko alam. Hindi, basta hindi ko masagot yan. Ganun po. Siyempre, dahil mahirap kasi pag sagutin mo dahil sa bandang huli, hindi naman yung sinagot mo, yung sinabi mo, hindi naman ano yun. Siyempre, sa bandang huli, mabaliktad, baka ano. Manggulo? Hindi din ganun yun. Siyempre, malay mo.
mabait din naman yun. Lalo na pagtulog. Ewan ko, umbot sa lamay. Mabait na lalaki. Putol-putol po yung boses mo, sir. Wala na. Mukhang bibigyan na yung signal mo, sir. Mahina na kasi ang signal eh. Basta ganun, ganitong oras. Ba't po pala kayo naghiwalay ng asawa nyo, sir? Tati. Buhay sa ibang na hindi siya nagpaalam sa akin. Ganon. Anong rason? Anong rason? Din ako. Anong rason, sir? Ba't kaya umalis? Ba't siya umalis? Hindi na. Wala na. Wala nang signal. Lipat po kayo ng pisto, sir. Wala po. Stuck na po talaga. Gabang iris ka na lang. Yan. Natuloy yan, natuloy. Nadi, doon ang signal. I-cancel mo nga muna, ma'am, yung tawag. Tatawagan natin ulit si sir. Sige po. Isa na lang ha. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. May nakasend signal eh. May nang signal. Anong oras eh? Wi-Fi yung ginagamit mo? Hindi, data lang. Kasi basta ganitong oras mahina kasi ang signal pag ano. So kasi paano, maraming bakit po naghiwalay kayo ng asawa nyo, sir? Bakit po? Dahil pumunta siya sa ibang lugar, nagtrabaho, naghanap ng trabaho, so hindi siya nagpaalam sa akin, di? Iniwan po kayo para magtrabaho siya. Bakit naman na kailangan niya magtrabaho? Yan ang hindi ko alam dahil sa isip ko bakit naghahanap pa siya ng trabaho doon sa malayo. Samantala may trabaho naman ako. Oh. Baka di mo binibigyan pambiling lipstick? Hindi naman. At tapos, hindi na siya bumalik? Hindi na. Ganun ang nangyari. Saan yung mga anak mo ngayon? Na yung nandoon sa probinsya namin. Kasi yung probinsya na pa namin ng nanay ko doon sa Dumaguete. Dumaguete City. Yung kwan ko, taga dito talaga ako sa yung father ko taga dito sa Mbonga. Mga maliit nanay pa yung... ko taga. Malaki na. 21. Ah, malaki na pala. Nag-aaral pa sila. Nag-aaral pa. Hindi na eh. Dahil mahirap kasi ang buhay doon. Ewan ko, umbot sa langaw. Kasi sa probinsya, mas malayo ang pandoon eh. Hindi katulad dito, ano, makakita yung matabaho, gano'n. Doon sa probinsya na nanay ko, mahirap eh. Hindi sana dyan mo pinapunta yung mga anak mo, sir, para at least mga pag-aral. Dito sana, te. Kaso po dito, DJ, ang dami na mong gulo eh. Magulo yung? Ano na? Dito marami maano, maalumaniya yung ganon. Alam na natin kung ano. Bawal yung mention, ano, makalokohan ba? Yun. Siyempre, kasama na ho yan. Kahit sa ang lugar lang din naman ngayon, kung hindi ka nag-iingat, minsan, di ba? Oo. At least, makaaral sila. Malapit lang naman kamo yung school dyan sa inyo. Mga bisyo na ganon dito. Mga bisyo, alam na natin kung anong bisyo yan. Ganon. Siyempre, baka ang isipin ko, baka
kuwan sila sa mga bisyo. Yun ang ayaw ko. Eh, pagdating ng araw, sir, eh, baka magbisyo talaga sila kung hindi sila nakapagtapos. Yan yeah. Naman. So, pan, ay, kuwan na, trabaho yung isa. Yung isa kong panlalaki, anak ko, may kwan din eh, may trabaho, trabaho lang mas kahit ano, lang. Ito po ma'am, ano? Wala. Ano po? Ubusan ako ng salita eh. Eh si, magtanong ka na, kahit ano. Pag-isipan muna bago magtanong. Pag-isip muna bago magtanong. Siyempre. Saan yung ano mo ngayon? Yung... Ano ba yun? Saan ka nakatira ngayon? Sa trabaho lang o... Nandito ako sa kapatid ko, sa bahay sa kapatid. Kasi ako ang gawang nito eh. A construction, ikaw yung gawa ng bahay. Opo. Kasi yung skill ko eh. Construction worker. Talaga, okay nga yun eh, sa walang trabaho. Nakatambay ka lang. Buti na yung ginagawa. Oh, marangal naman yung trabaho. Kung wala kang pinapanday, ano ba yun? Kung wala kang, anong pinag-aablahan mo, eh, iba? Sinsya na kasi nagkakabisaya na ako. Eh, pwede din makabisaya. Alam, marunong din ako. Bawal daw. Bawal. Siyempre, intindihan ko din kung bisaya, ano, dahil dalawa kasi yung kwangko eh. Bisaya... Dati niyo pong nakausap dito, sir. Kamusta kayo, sir? Ano po? Hindi po ba naka-join ka na dito last time? Hindi pa po. Ah, first time? Pa, first time ko. First time mo? Opo. Ikaw, ma'am. First time mo rin, ma'am? Oh, first time ko din. First time eh. Hindi pa masyado marunong mag-ano mag... Parang interview ka. Tanong pa po kayo, ma'am. Baka may mga customer po kayo sa tindahan mamaya, eh, sayang. Sayang naman ang DJ. Sabi ni sir, hindi naman daw siya nagbibisyo, hindi naman umiinom, pampatulog lang daw, ma'am. Okay na po ba sa iyo yun? Okay lang din naman yun, mawag lang sobra yung nagwawala na ilang bawal na bawal lang eh. Mag ano po kung ano mag lalo nga pag kasi yung ganon okay lang naman no mag-inom basta sufficient ang budget para sa pangangailangan no pagkain no okay lang kung savings. Oo. Kasi kung mag-iinom ka na walang-wala din, daw maluoy ka kahit di ka nagwawala, sayang din inom ay. Opo. Papalit ng ulam, papalit, bili na lang ng ano, alak. Yun ang masama. Yan ang bakwanta talaga. Mas priority pa yung alak kaysa yung pamilya niya. Nasa bawal yan eh. Unahin ko pa yung pamilya ko. Mm-mm. Di sana pinaaral mo yung mga anak mo dun, sir. Ano, nagsusupport ka pa naman dun sa kanila? Opo. Susupport ka? Bawat anak ko, sinasakta ko, sinapadala ko, ganon. Siyempre, ako lang naka... Oh, ikaw yung tatay nila eh. Wala pa naman sila sa poder mo ngayon. Ako lang na din magtatay, tatay at nanay. Mm-hmm.
Siyempre, alam ko rin yung ano, panila, siyempre. Kasi doon sila sa lulat lulo nila. Oh, hindi solo flight ka din. Lang, okay. Kaya nga eh. Single parents eh. Mm. Sa magulang niyo po ba yun, sir, o sa magulang ng ex mo? Sa ano, DJ? Sa custody side ng asawa mo? Opo. Talan po kayo, ma'am? Ha? Talan po kayo? Naubusan ako ng tanong eh. Bakit naman? Kasi person, parehas naman tayo first time eh. Parehas din tayo first time. Parehas din tayo first time sumali dito. Kaya nga eh. Hindi ko pa alam ano sasabihin ko. Nakalimutan ko. Ganun po ba? Pag-isipan nyo kung ano, eh, ano na lang kung sa ano, private chat na lang tayo. Private chat sa Facebook. Para malaman mo kung ano talaga, kung ano. Doon magkaalaman, no? Opo. Kung sa dito, live to, siyempre mahiya tayo kung anong sasabihin natin. Sige na, i-off cam ko na kayong dalawa kasi mahihain pala kayo. Thank you, maraming salamat. Thank you. Okay, bye-bye. Oras natin, 32 minutes after 9 o'clock.